nyo ba na kayang kainin yung magluto ng Spanish dishes sa bahay? Ilan sa pinakamadaling gawin ang patatas bravas? At tortilla espanyol, dalawa sa paboritong tapas sa Spain. Para sa mga mahilig sa seafood, papakita rin namin kung paano gumawa ng masarap na gambas. At malinamnam na croquetas de tuna. Dito lang yan sa Lutong Daza. Hola! Buenos Hola. Dias! Kumusta? Primo! Hoy, ano? Di ba? Ayan, nag-Spanish na tayo. Siguro naman may hint na ang ating mga nanonood kung anong gagawin natin of ngayon. Course. But first of all, we'd like to welcome everybody sa Lutong Daza! Oh, ano ang gagawin natin ngayon? Gagawa tayong tapas night. Alam mo, when nung nagpunta ako sa Madrid before, nag-rounds kami doon eh. There's this place, ang tawag nila is Mercado San Miguel. Ay, oo. Diba? Yung mga stalls, iba-iba mga ano. So, isa nagsispecialize yung patatas bravas, isa ang calamares, isa ang gambas, diba? So, gagawa tayo ng mga kumbaga sections nung Mercado San Miguel. Yung mga famous na tapas ng Spanish. Correct. So, ang recipe para sa patatas bravas ay... Siyempre, patatas. Maganda na rin kayo ng tubig, ang spices na cumin at cayenne pepper, olive oil, bawang at sibuyas, at ang paborito ninyong longganisang retado. Para naman sa sauce, gagamit tayo ng bawang, asin, paprika, cayenne pepper, mayonnaise, lemon juice, at tomato paste. Okay. Ayan na, Sandy. Ito ang gagawin natin. Meron tayong mga cube potatoes. Itong cube potatoes, ang ginagawa usually dito, pakukuluan mo hanggang luto siya. Kasi yung iba, ginagawa, pinupukpok ng konti para mag-crush ng konti. Then, i-deep fry mo. Okay. Now, hindi na natin ipupukpukin to. Mas better kasi mas malaki ng konti. I-deep fry na lang natin. I-deep fry. Okay. So, ngayon na, i-deep fry. Bakit patatas brava? Sabi ko nga, anyway, yung mga patatas, matatapang? Yung ba yun? Hindi o bravas is a place? I have no idea. Ang hirap naman ang question mo talaga. Para ako nag-aral rin. Graduate na nga ako eh. Ang hirap naman. Ay, ganyan talaga, di ba? Okay, so ito lahat. Itetest muna natin. Itetest natin kung mainit. Hindi pa, antay muna natin. Antay natin. Alam mo, kailangan mainit naman na yung mantika because we want to shock the potato so that isil niya yung labas, malutong, and then malambot pa rin malambot sa loob. Diba? So, dapat deep fried talaga yung patatas. Yes. Pwede kayang gamitin yung air fryer? Ang substitute? Yes, kaya lang hindi siya ganun kalutong. Talaga? Of course, di ba? Okay, mas masarap pa rin yung ano. Mantika. Unhealthy. Basta diba? Unhealthy, mas masarap. Tapos magkataas nito para kung gusto mo, well, ang original kasi nito, prito lang na patatas, boiled prito, tapos may sauce aside. Pero ako, in-improvise ko, ginawa ko para ma-appeal sa mga Pinoy. Ginamitan natin ng, lalagyan natin ng tostadong longganisang hamunado yung tamis eh. Ayaw natin yung matamis. Ricadong longganisa. Ricado. So, pwede dyan yung mga vegan longganisa, correct, yung mga garlicky or yung spicy. Yes. Basta wag lang yung matamis na longganisa. Well, alam mo, gamitin nyo yung tasting nyo. Kung sa imagination nyo, mas gusto nyo yung may tamis, go ahead and do that. Wala namang mga rules yan eh. Pero para sa akin, So, ang gagawin natin, ordinary longganisa, kubad. Tatanggalin natin yung skin. Okay. O kung hindi, itusta natin. Okay, pwede na yan. Sige, try na natin to. Sige, lagay na natin. Lagay na natin lahat ng patatas. Yan. Okay, tama, may lutong na, oh. Bilis, Yan. So, parang French fries, pero cube. Ang difference dito sa French fries, hilaw. Ito, luto. You have to boil it first. Correct. What is the difference? Why do you have to boil first? Why can't you just fry it right away? We're putting texture, eh. So, malambot yung loob, may pagka-creamy, tapos malutong yung labas. Ah. Diba? Sarap nun. Okay. Takpan mo ngayon yan. So, gets ko na kung bakit kailangan muna ngayon, pakuluan. Mag-umpisa tayo, ilagay mo yung isang kawali natin pa. Tanggalin mo lang yung, ano, yung sinulid kasi, ano yan? Ito, tinanggal na ang sinulid. So, ito, tatanggalin ko yung... Ibiyakin mo na lang. Babayakin, diba? Tapos... Biyakin, hindi babayakin. Biniyakin. Yan na nga, ganyan. Ibiyakin natin. Hindi, magigisa muna tayo ng mga ano eh. Sige. Na-excite ako. Gusto ko to eh, naghihubad ng ano, ng longganisa. So, habang naghihintay tayo na initin yan, gaganyanin ko na lang yan. Yan, okay. Sige. Isoscore ko yung longganisa. Okay. Yan. Gawin natin, Pat, maghisa tayo ng bawang. Maghisa tayo ng bawang. Tapos, ilagay natin itong ating onion. Sibuyas. Yan. So, gisa lang, gisa. Ayan eh. Yan. Isimut lahat yan. Isimutin natin lahat yan. Pero alam mong gawin ko, babalansin ko lang.
Siguro mga 3-4 lang na longganisa ilagay natin. Yung longganisa, ano texture hinihintay natin? Maluto lang o dapat tostado? Sa akin, gusto ko tostado. Tostado. Tsaka yung mga oils na lumabas, di ba? Okay. Ito na, Sandy. Lumulutong na, oh. So, ito ngayon, gagawin natin. Lagyan natin yung cumin. Cumin. Cayenne pepper. Ano to, para maging maanghang-anghang? At saka may konting iba yung lasa. Aromatic na siya. Ngayon, yung taste nito, kita mo wala tayong salt and pepper because very tasty na yung longganisa, di ba? Oo. Now, itong patatas natin, inaantay lang natin maging malutong ito. Halo na natin. Uh-oh. Yung patatas kasi sometimes, pag tiningnan mo, parang ay, kulang pa yung pagka-golden brown. But pag hinango mo siya at nakahinga na siya, nagiging darker ang kulay, di ba? Ayan na yan, nakaset na yan. Now, so, ano lang, para rin sa mga nanonood, pwede rin, of course, yung chorizo de Bilbao. Of course. Di ba? Kasi, syempre, ano yun, Spanish. Durugin mo lang. Dudurugin lang. So, ngayon, itong sauce naman natin, ito mga cumin at saka cayenne, di ba? May mayonnaise tayo. Okay. Ito yung dipping sauce talaga niya, ng patatas bravas eh. Raw garlic na chop. Raw garlic. Oo. Tapos, lemon juice. Hmm. Ayan. And then, tomato paste. Tomato paste. Ayan. Isasama mo yan dito. Hindi. Iwala ito. Kumbaga, dipping sauce lang ito. Okay. Ito yung kumbaga pa. So ito, pwede ko nang patayin ito? Kasi Yeah. Actually, ito, Pat. Parang ano ito eh. Kumbaga sa French fries, meron kang ketchup. Okay. Ang dipping sauce. Ito yun. Sarap. Sarap dito. Sarap niyan. Alam mo ito kasi pag tiningnan mo yung ingredients na parang sa Spain, yan lang. Oh. Pero pag tinikin mo, ang sarap. Masarap. Parang yung ano nila, yung tortilla, parang potato tortilla, corny, pero ang omelette sarap nun. Omelette lang, di ba? Ay, naku, ang sarap nun. Ang tapas, kasi ang mga Kastila, the Spanish, they're very fond of tapas. Yes. Kasi, ano yan eh, parang ano nila, appetizer, di ba? Correct. Before they go on the main course, yung mga paella, di ba? Or yung mga bacalao. So, marami sila, ano, dito. Tapos, Pinchos, diba? Tawag. Correct. Mm. Oh, tinan mo to, sarap. Oh. Sarap, patikim na. But pwede lagyan natin ng konting asin na. Sarap yung konting kick. Ayan ang asin. Ayun ang asin. So, alam mo, in the end, gamitin mo yung taste mo. Yes. Okay? Kung kulang, dagdag ka, di ba? Kasi hindi mo pwedeng sa... Alam mo, pwede ka magpunta sa pinakamagandang culinary school. Pero kung ang dila mo, hindi ganun ka-expose. Sophisticated. Yung quality ng pagkain mo, iba. Iba. Dapat talaga alam mo lahat ng mga spices. Yes. Para at least alam mo kung ano idadagdag mo. Tsaka wala kang panlasang gagamitin kung hindi sa'yo. Sa'yo. Diba? Ngayon, this is all set. Ito yung dipping sauce natin. Oh. Ito, pag malutong siya, hahalo natin dun sa longganisa. Halo-halo. And that's it. Tapos pa-plate na natin to. Okay. Isipin nyo, French fries, pero lalo pang pinasarap ng spices, longganisa bits, at aioli sauce. Siguradong magugustuhan ng ating guest today itong nakakakilig nating patatas bravas. Tada! Ayan na yung patatas actually, visually, sa ganda. Brava. Yeah. Ganda. Pero yan, pag hinalo mo yung lutong ng patatas, yung pagka-alat ng longganisa. Garlicky, tapos may sauce ka. Oo. Alam ko masarap, pero gusto kong tikman lang ha, habang mainit pa. Para lang ano, masabi ko. Longganisa. Longganisa. Pinakailaman na. Ayaw mo ba yun yung pagka kumakain ka, pinakikailaman ka? Ano? Ang sarap ng sauce. Yeah. Mm-mm. Diba? Very good. Combination of textures also, mm-mm, diba? Mm-mm. Okay. Kasi yung patatas, crispy on the outside, soft in the inside. Kaya dapat importante, pakuluan mo na. Hindi, at saka ang maganda nito, kailangan mo kainin sabay-sabay. Patatas, yung longganisa mix na may seasoning o yung mga herbs and spices, yeah, diba? Tapos yung sauce, tatlo yung combination. Okay. So, ito yung ating patatas bravas. Yes. Mamaya, magluluto pa tayo ng torta. Diba? Simple lang yun, but simple. Very, very masarap. At may special guest tayo. Abangan ninyo kung sino ang aming special guest dito sa Lutong Daza! This is Pure Setup, our gold standard in beefy quality. Pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya.
Hatid namin ang digalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot-kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Net25 brings you the biggest event of the year. Ready na ba kayong makisaya sa amin? Mga kababayan, are you ready? Ready! Net25 goes to Dubai with fun and games from Pia Guanyo Mago, Tony Petcaba, Ariel Roses, Wedge Kujama, and Debcada Squad. More laughter from Quezon City, Eric, Epi, Vando, and Jenny. With special performances from Diana Menezes, Emma Tiglao, and Empoy Marquez. With the special participation of Tito, Vic, and Joey. What event you surely don't want to miss. Let's net together, kabayan, in Dubai. December 10, 2022. 9 PM on Net25. Sa Net25! Tito Abok, lalapit kay Doc Willie para kung sinang second opinion. Nakasana! Pulse alarm lang yung sakit ni Yoyo. Grabe, ang lungkot naman. Gusto ko magpasama sa'yo din sa bagong UKI. I can't, Juliet. Sige na nga, samahan na kita. Saan ka kumukuha ng fighting spirit? Eh, sa fighting fish ko. Ang funny mo! You're jealous, Juliet. I am not jealous. I am Juliet. I know you're Juliet, but you're jealous yourself. Eto, nagbabalik ang lutong dasa with our recipe second number recipe. 2. Pero pag second recipe rin, normally tinatawag na rin natin ang special guest natin. Alam mo, ikaw lang yung swerte. Ang gaganda pa natin ng mga guest natin. Ako, nagkukulang yung mga pogi na guest. Sakit ano, sabihin yan. Pero hindi na tayo magpapatumpik-tumpik yes. Para matawag na natin yung ating special guest ngayong umaga. Yes. Napakagandang bata nito. Nag-umpisa siya sa Going Bulilit. Ngayon, dalagita na, nag-bloom. Si Kobe. Si Kobe. Okay. Malamang kasabay niya si Kobe. Tapos ano, hindi na siya child actress. Siyempre, nag-evolve na siya, nag-mature. Ang gaganda ng mga roles na napupunta sa kanya. Diba? At saka, it's just a matter of time. Ewan ko kung malapit na ito ikasal eh. Kasi ano na siya hindi talaga eh. Hindi naman niya dinideny. O, sige, ito na. Walang iba kundi ang napakaganda na si Jane Ornesa! Yeah! Eto, Jane. Good morning, Jane. Hello. Hindi naman naman, no? Ang sexy-sexy. Diba, Sandy? O, oh, ito. Grabe Jane. Introduction. Grabing introduction. Ito, Jane, ang gagawin natin ngayon is a dish ang tawag nito, tortilla espanyol or tortilla de patata. Oh. Very popular in Spain. Pag titignan mo, napakasimple ng itsura. Pero ang sarap-sarap nito. Oo. Tsaka simple lang kasi itlog lang talaga yung main ingredient. Diba? Ikaw, Jane. Yes po. Mahilig ka bumiyahe, di ba? Work, and travel. Oo. Balance. Let's say may break ka doon sa travel mo, anong ginagawa mo? Food. Talaga, naghahanap talaga ako ng masarap. Hindi, tsaka gusto ko yung natitikman lahat ng mga cuisine ng iba-ibang... Curious ka? Yes. Na iba-ibang mga bansa. Paano mo hinahanap yung masasarap? Instagram? Hindi, ayoko yung... Mas gusto ko yung referrals para dun sa correct, yung mga talaga dun, ano yung masarap for them. Yes. Uh-oh. And yung mga secret... mga hole in the wall yes, na mga yes. Restaurant. Magkakasundo tayo. Magkakasundo. Okay, o, ito, natin to. Sige. Teka, ito ang recipe ayan. At ingredients para sa ating tortilla Espanyol. Yeah. Anim na sangkap lang ang kailangan. Kaya kung ako sa inyo, pumili na kayo ng quality ingredients
tulad ng magandang olive oil, sibuyas, patatas, asin at paminta, at mga itlog. Okay, so, una natin gagawin is, sige, initin mo parang. Initin natin ang ating... Lahat ng olive oil. Olive oil? Lahat. So, Sandy, extra virgin olive oil or olive oil lang? Extra virgin olive oil or olive oil. Alam mo, in Spain, they use extra virgin olive oil. Oo, all the time for cooking, no? Yeah. Iba yung lasa. So, you recommend talaga na olive oil ang gagamitin, hindi yung ordinary oil. Kasi ano eh, healthy rin yan eh. So, yung oily doon, yung tawag nito, yung churros, extra virgin olive oil. Ang gamit rin. Imagine churros lang, no? Oh, okay. Sarap. So ito, extra virgin olive oil. Tapos, ang init nito ba ay malaki? Kailangan niya shock na. Kasi gagawin natin dito, lulutuin muna natin yung potatoes. Now, meron yung iba-ibang cut ng potatoes like this one. Strips, no? Mm-mm. Pero pwede din cube. So, ang gagawin muna natin, lulutuin muna natin yung potatoes bago natin i-assemble siya. Ayan, okay. So, Jane, ayan. Yung takip muna, yung takip. Patpi. Takip para... Hindi, ka muna. Pag tumalsik, kasi iiwan niya na naman ako rito pag tumalsik kita. Ay, hindi ako natatakot siya. Ah, yun pala. Ito, si Captain America. Ibubuhos lang natin. Hindi, sige, i-ano mo. O, isa-isa. Hindi, ilagay mo na lahat. Ilagay mo na lahat. Dahan-dahan, ha? Half muna. Ayan. Ayan. Okay, yeah, buti naka-long sleeve si Jane. Yung wooden spoon. Wooden spoon, here you go. Marunong eh, paghawak pa lang ng kawali. Oh, marunong niyo, si yan. Jane. Habang ginagawa ni Jane ito at inantay natin maluto yung potatoes, magbibit naman ako ng mga eggs. Depende sa size, no? So we have 12 eggs. Maliliit ito. So gagamit ako mga 10? 10. Oo, tama. So dapat kung 8 eggs, yung large eggs. Pero yes, kung maliliit ito, medium, 10 eggs. Eyeball, importante. Kasi ang importante, di ba Sandy, yung number of eggs, yung kakasya dito sa pan. Kasi yung buo, di ba, para mabuo mo yung pan. At saka ano, balance. Over, balance. Hindi pwede masyadong maraming eggs. Kailangan balance ng egg and potatoes, di ba? Okay. Parang yung work-travel balance. Yun. Tama. Egg-potato balance. Yes. May hugot yun ah. Hindi naman. So, Jane, magkwento ka habang ginagawa ni Tito Sandy yung eggs. When you travel, anong favorite, sabi mo nga, bibitikman mo iba-ibang mga cuisine. Yes. Pero so far, anong favorite cuisine mo? Japanese? Thai? Ang hirap mamili. Parang ang hirap ng question. Kasi parang based siya sa mood. Oo. Yes. Today, I'm craving for, let's say, Japanese. Gusto ko ng sushi, ganito. But then the next day, I would feel like, oh, pasta naman ako. Pero pizza. Anong comfort food mo? Filipino pa rin or iba na? Filipino, ampalaya, ampalaya, mga gulay. Talaga, yun ang comfort food mo. Teka mo na, balikan natin itong beaten eggs ko. Lalagyan ko lang, isi-season ko lang ito ng konting salt. Konti lang? Yung half a teaspoon. Okay. Tapos yung potatoes natin, lagyan na rin natin ng konti. Ooh. Diba? Okay. Naku, masarap na itong papak. Hindi, tapos ito kasi, ang beaten egg, kailangan makita mo isang kulay siya. So, alam mo na beat mo siya ng mabuti. Mabuti. So, yung egg white dapat talaga mag-incorporate yes, yung egg yolk. Yes. Saka tamang-tama yung ano. Ako, hindi, ubusin ko na ito. 12 na maliliit na eggs ito eh. So, lahatin ko na. Ubusin na isang dosena. All in. Yeah, maliit lang eh. Maliit naman yung eggs eh. Favorito ko pa isa, cheese. Cheese, oh. Pag may egg mo ba, parang may isip mo talaga cheese. Na may cheese. Anong klaseng cheese ang gusto mo? Lahat. Yung hard cheese? Gusto yung mga mabaho, yung mga blue cheese. Yung mga blue cheese? Ako rin, gusto ko yun. Favorite ko yun. Talaga? Anything, basta kaya pizza, yung ginigrave ko. Kasi yung mga melted cheese. Yung mozzarella. Yung mga gumagano, diba? Yes. Yung nag-ano sa stretch. Yes. So, cheese at saka ampalaya ang mga favorite dishes ni ni Jane. Alam nyo na kung ano ang mga hiling ni Jane. Tabi mo na rito yung mga luto, Jane. Ah, yung mga luto. Yung mga luto dyan. Baka it's easier. Ganyan. Pwede maglabas na yan. Hindi natin kailangan gawing super crispy. No, basta not at all. Basta luto lang siya. Kasi manipis naman eh. Oh, ayan na. Okay. Ngayon, pagkatapos niyan, yung onions naman igisa natin. Yung isa sa mga favorite kong part, yung pag-isa ng sibuyas, saka ng bawang. Bawang at kamatis. Kasi bango-bango. Oo. Yung bawang, no? Alam ko, favorite mo eh. Parang wala laruan, ano? Oo. Tsaka pag naghihiwa din ako ng bawang sibuyas, napaka mukhang professional. Yeah. Sa pakiramdam. Pero hindi ka nag-cooking lessons? Hindi self-taught po. Self-taught ka? Opo. Tsaka pag dati nagluluto si mami, yung pwede kang itulong. Curious ka na talaga. Very nice. So ano ang specialty mo aside from the ampalaya with eggs?
Pesto, tuna, spicy tuna pesto. Wow. Oh. And mga ulam, mga munggo, toge. Oh, very healthy ka magluto, ha? Oh, oh, ilagay mo na muna yung onions dito. Ah, yeah. Tabi mo na yan, ha? Patay mo na yung kuya. Ilagay mo na dito. Tapos ahalo ko sa eggs yan, eh. Naalala nyo, sinison ko na yung eggs, no? Oo, oh, oh, you so put may salt lasa na siya. Now, papalitan natin yung pan. Sige. Okay. Galing ni AJ, no? Galing. Maganda yan talaga. May training ang mga babae talaga magluto. Okay. Ang gagawin natin, gagamitin natin yung omelette pan, no? So, pat yung oil na yan, ilipat mo doon sa isang pan na yan. Okay. Okay. Lagyan natin itong potatoes at saka yung onions dito. So, with the eggs. Okay. Halo-halo lang. Bago na akong gagawin sa bahay. Ay, naku, iba ito. Sarap ito. Magugustuhan sure ni RK. Sino si RK? Sabihin mo nga, ikwento mo, ano, ikwento mo, Jane, kung sino si RK sa buhay mo. Hindi niya pa mag-aasawa na siya, di ba? Dito mo ba i-break yung news? Grabe, hindi. Oh. Ano naman kami, matagal na kayo. We support each other. Oh, oh. And now that we see then how much, I see how much he's growing sa craft niya, and then ako din, and then we're just really happy sa nangyayari. Sa mga career ninyo. Yes. Okay. Galing, ano? Ini-evade niya yung question. Oo nga. mamaya, papakainin natin darating siya. Tayo doon. No, darating tayo doon. Ngayon, ganito gagawin natin. No? Antayin lang natin uminit ito. Mm. Buhos natin yung mixture ng potatoes, onions, season na yan, di ba? Tsaka yung egg. Uh-oh. And then, tatakpan natin. Kasi ang pwede mong gawin dito is pwede mong irimpasok sa oven, eh. Mm, pag naluto na siya, i-flip natin. Oo, oo, oo. Yan na yun. Pero ito, i-fry mo lang talaga. I-fry natin, pero takpan natin so that kumbaga, so, yung set up to oven. Up and down. Yeah. Yes. Oh, up and down, naluluto. Kahit baguhan sa kusina, kayang-kaya magluto ng omelette. At kung natatakot kayo sa pag-flip nito, gawin nyo na lang itong hack na ito para maging no mess at no stress ang inyong tortilla de patatas. Ta-da! Oh, ayan na yung tortilla Espanyol. Alam mo, like I say, pwedeng cubes din ng potatoes kasi mas madaling lutuin yun. So, kailangan luto na yung patatas bago mo ihalo-halo. Okay. Pero madali yan. So ito, yung mga Spanish, paano nila kinakain yan? As is or with bread? Or usually with tinapay. Minsan toothpick lang eh. Yung square-square nila. Yun lang ano nila eh. Okay, so it's really more, sabi mo nga, di ba, Sandy, binanggit mo, comfort food to ng mga Kastila. Yeah, yeah. Parang, kumbaga sa atin, parang ang, ano yan eh, parang everyday fare nila yan. Oo. Ah. And this one, they also, you can serve it cold. Di ba, linalagay minsan yan sa refrigerator. Pag masarap pa rin. Oo, tinatanggal, tapos kinakain. Yung, alam mo, simpleng-simple ito yung dish. Pag titignan mo, parang mamatahin mo. Pero yung combination ng itlog, sibuyas at saka yung patatas. Ang sarap. Ang sarap. Okay, so yan po ang tortilla Espanyol. Magbabalik pa rin ang Lutong Daza with Jane Oineza. Net 25 brings you the biggest event of the year. Pwede na ba kayong makisaya sa amin? Mga kababayan, are you ready? Net 25 goes to Dubai with fun and games from Biag Wanyo Mato, Tony Petcaba, Ariel Roses, Wedge Kujama, and Depkada Squad. More laughter from Quezon City, Eric, Epi, Vanto, and Jenny. With special performances from Diana Menezes, Emma Tiglao, and Empoy Marquez. With the special participation of Tito, Vic, and Joey. What event you surely don't want to miss. Let's net together, kabayan, in Dubai! December 10, 2022, 9 p.m. on Net 25. Sa Net 25! Net 25 would like to thank the following. Red Juice. Bago ang lahat, cleansing muna. Mag-reduce muna. Tough Mama Home and Kitchen Appliances. Ang reliable home body niyo. Canrev Corporation. Your ventilation and air conditioning specialist. Canrev Corporation offers supply and installation of elevators, escalators, air conditioners, ventilators, jet towel hand dryers, generators, access control system, factory automation and modernization. Absolute Method Construction Corporation. For more details, visit their Facebook and Instagram or call Adrian Cruz at 0917-824-8832. Goshi Herbal Coffee. Ang official coffee ng mga healthy. Open for distributors and resellers. MCO Group. The home of champions. Front Row.
we are in the business of changing people's lives. And abangan niyo po ako bilang guest performer sa Letters in Music this coming Saturday, December 10, 1 to 2 p.m. Siyempre, dito lamang yan sa Net 25. See you! Online 24/7. Click dito, like doon, selfie ng selfie, tutok ng tutok sa social media. Nandiyan pala kayo, mga kagapay. Hook na hook kasi ako rito sa mga trending na Young Agripreneurs. Sa mga social media sites o sa mga vlogging community man, hindi mahuhuli riyan ang usapang agriculture. Kaya ngayon, makikilala natin ang mga trending nating mga kaagapay na farmer pa. O diba? Sangka pa. Ako po, si Robin Padilla. At ito po ang ulat. Kaagapay sa Hanan Buhay. Nagbabalik ang Lutong Daza. Yes. Kasama pa rin natin si Jane. Yes. Sarap na kausap si Jane. Oo, ang daming kwento. Ang daming kwento sa pagkain, sa love life niya, sa career niya. Pero ito yung recipe number 3, Spanish night pa rin tayo, tapas, gambas. Ito ang ingredient sa ating third recipe. Ngayon naman, extra virgin olive oil ang gagamitin natin. Extra flavor at extra healthy benefits ang ibibigay nito sa ating bawang, asin, paminta, hipon usugpo, jalapeno pepper, at parsley. Okay, ito, madaling. Super. Alam mo, nung nasa Spain kami, sa Madrid, ang dali, nung pinanood ko ito, napakasimple pero napakasarap. Ako rin. Diba? Favorite. Nung ko, gambas. Napakadaling gawin ako nung lockdown, talagang, siguro once a week, nagluluto talaga ako ng gambas. Kasi less than 10 minutes, tapos na. Basta, like you say, kinikwento mo kanina, Jane, madali yung magluto eh. Yes, ano, yung preparation ng matagal. Yeah. But that's key. Pag-prep ng ingredients. Pero ako, nare-relax ako mag-prep. Ganun. Therapeutic. Oo. Ay, nagsaslice ka. Sige, so kung nagpe-prepare kami dito, punta ka dito. Ha? Ginagawa ka namin ng favor. Tawagan niyo lang po ako anytime. Sige. Pag nasi-stress ako, may kailangan ba kayong i-chop-chop? Yeah. Slice, matangin po kayo. Sige, umpisa natin. Ha? Ganito lang pagkasimple niya. Basta magandang extra virgin olive oil. No? Importante yun eh. Tapos pwede kang gumamit ng gambas, pwede kang gumamit. Yung sugpo, pwede kang gumamit din ng swahe. Swahe. Preferably yung medium-sized swahe para konti. Masarami. Oh. Kasi kung mga 8 kayo, o 10 kayo, tapos malalaki. 6 yung hipon. Olive oil lang kakainin. At saka ito, dapat maraming extra virgin olive oil ang gamitin natin. Yes. Kasi, typically, pag Spanish yan, yung bread, di ba? Toasted bread, baguette, or din doon dinidip sa olive oil. Okay, ito ginawa. Kung pengke yung ginawa niya. Okay. Salt. Oh, sizzle! Okay. Thank tapos you. Garlic. Oh, lagay na garlic. Oh, garlic. Maraming garlic. Dapat maraming garlic talaga. Yum. Para malasa yung ating gambas. Yan. Haluin mo mabuti. Gambas is shrimp in Spanish, correct? Oo, yeah. Mm-hmm. Okay. Tapos konting jalapeno sili. Or siling haba. Siling haba. Para may konting anghang. Ako marami akong linalagay kasi yung anak ko, gusto niya ng maanghang na gambas. Ako din. May ikaw rin? Maanghang. Oh. Wow. Sarap ng amoy. Tapos ganito, ilagay natin itong hipon. Takpan mo na. Okay. Patayin mo na yung apoy. Taka mo na mamama, ha? Parsley. Okay. Patayin natin yung... Apoy, patayin mo na yung apoy. Natin yung apoy. Yan na yun. Oh! That's it! Shira, pansinin nyo, ha? Yung kawali natin is heavy. Yes. Which means, na-absorb niya talaga yung init. So, miski patayin na yung apoy, tira mo, nagiging orange na. Oo nga. Haluin lang natin yan. Oh!
That's so, bubuksan mo na lang yan, Sandy, pag orange na lahat ng hipon, pag luto. That's it. That's it. Ganun lang kasi simple. Mas mahaba yung prep. Mas mahaba yung prep yung pagdidikdik mo ng bawang. Ganyan yung sinasabi mo, di ba? Tapos yung mismong cooking time, mabilis. Yeah. At ito, masarap ito, like I said nga, with bread or kami sa bahay, kanin. Ulam ito sa amin. Sige, haluin mo na, Jake. Oh, haluin mo na. Tapos, di ba, Sandy, dito sa Manila tsaka sa Spain, mm-hmm. sinaserve na yan sa ano, sizzling plate eh. Yung, taga mo na, ako sa akin, I disagree. But it's ano, alam mo yung, sa anong tawag, katsuela ba tawag doon? Parang it's like a, it's a clay mm-hmm. na lalagyan na nag-absorb ng heat. Kasi, pag sizzling plate, ma-overcook mo yung hipon. Ma-overcook. Diba? Kaya ako, pagka seafood sisig, hindi ako nag-agree na may sizzling plate eh. Another ano, another variation, ako rin, rinalagyan ko to ng canned mushrooms, yung champignon. Yes, bahala ka na sa imagination mo. Hindi, kasi minsan mahal nga ang hipon, di ba? Mm-hmm. Pero gusto mo, syempre i-extend yan. Yeah. So as an extender, you can add mushrooms. Yes, yes. Good idea. Diba? Gambas con champignon. Oh. In other words, shrimp with mushrooms. Oh. Actually, ito yung malalaking hipon. Alam mo, malalaking hipon. Pwede mong pwede mong i-slice na maliliit. Yes, para, di ba, pampadami. Oh, pampadami. O, yan na yun. I-plate na lang natin ito. Yes. But it's so simple. So, alam mo, ganito yung gawin natin, Jane. Tikman ninyo. Okay. Yung sauce lang. Oh, ayan. Yung olive oil. Oh. Yung oil lang. May matitikman mo. Para naman, tinaka mo lang kami. Tara! Di ba? Garlic at saka yung... ganun lang kasi. Masarap din ganun sa kanin. Oo. At saka sa bread, di ba? Yes. Sa bread, di ba? Yes. So anyway, yan. I-plate na lang natin. Sarap. Kakaiba, malinamnam at higit sa lahat, napakadaling gawin ng gambas. Mas mabilis pang lutuin kaysa kainin. Kaya sakto to sa mga araw na kailangan nyo maghain ng masarap na pagkain aura mismo. Tada! Yan ang ating gambas, di ba? Sabi nga natin, Sandy at Jane, kung gusto nyo para dumami pa yan, pwede nyo lagyan ng mushrooms. Mm-hmm. Di ba? Tapos dapat may toasted bread ka, baguette, yeah. or kanin. Actually, yung mga bread ng Spain, yun yung malalaki na very crusty. Yes. Na malutong na malutong. Ayoko yung personally, ayoko yung laman eh. Yung puti. Yung crust na kinakain ko. Dinidip ko dun sa garlic. At saka itong gambas. Ang nakikita ko ron, talagang nalulunod yung gambas sa olive oil. Yes, diba? Correct. Hindi nagtitipid. Hindi lang sa hindi nagtitipid, talagang very intense yung flavor ng olive oil dahil in-adapt na niya yung garlic at saka yung jalapeno, at saka yung hipon. Yes. Diba? Kasi dito sa Pilipinas, mahal ang olive oil eh. So, may tendency tayo, lalo na pag mga mamis, diba? Masinop, konti lang. Not knowing na it really adds flavor. Parang ano yun eh, di ba? Ikaw, ayaw mo ng sauce, no? Pero ito yung sauce lalagay mo sa kanin eh. Oo. Oh. Yes. Oh. Mainit na kanin. Exceptions ako sa sauce. Oo, oh, sila ka agad. Okay. So, sabi nga mo, Sandy, di ba, you really recommend na swahe mas maliit. Yes. Kasi pang pika-pika. Oh, medium-sized swahe. Medium-sized. Bahala na kayo. Like, for example, ito, sugpo ito eh. Oo. Oh. Pwede mong hiwain into three. Into two diba? Or three. Two or three, ah. Yeah. Correct. Oo. Mm. Para in fact, sorry, yung iba, iniiwan yung tail para dadamputin mo sa tail. Yan. Oh. Oo. So, dapat talaga. Pero tanggalin dapat yung ulo. No? Ulo tsaka yung vein sa likod. And yung vein, yes. Correct. O, yung paglinis niya, no? So, i-unshare. Sarap din ang ulo, yun. Alam mo, ako ginagawa ko. Kinukuha ko yung balat. Kinukuha ko yung ulo. Ginigisa ko yon. Pag naging orange yon, lalagyan ko ng tubigan, ibe-blender ko. Ibe-blender. Tapos, i-strain ko yon. Isahalo ko yung sauce dito. Ako naisip ko lang yun, yung blender ko eh. Parang. Blender. Pero lumapot yung sauce talaga. Oh, okay naman yung lumabas. Okay naman yung lasa. Walang kumain. Huwag kayong makinig. Joke lang yan isa. Masarap. O, so ito ang recipe number 3 natin sa pagbabalik ng lutong dasa. Gagawin natin yung croquetas. Sarap cold yun. Tuna. Papakita ko yung mga variation ng mga paggawa ng mga croquetas. Okay, sa pagbabalik ng lutong dasa with Jane Oynesa. Ako po si Steffi. Sa summer po ako lumaki at mag 1 year pa lang po ako dito sa Maynila. And your shoes! Like, they're so gorgeous. Like, wow. So good! For the pretty young person! Hi, Pam! Oh, yeah! OFW na! Yes! BRB! Love, Bossling, and Tali. Tuwing Linggo,
alas 6 ng gabi dito lang sa Net 25. Panalo tayo pag together, walang talo pag together, let's get together sa Net 25. Ngayong linggo sa Sine Throwback. Manley finds the signatures to be of some of the most compelling evidence. It's a waiting list. Some people say yes, some people say no. That's it? You gotta protect yourself now. We all do. They're coming for us, Roger. No. Bring them upstairs. Ngayong linggo, alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Net 25. Panalo tayo pag together, walang talo pag together, let's get together sa Net 25. Meron tayong special guest? Walang iba kundi si Master Longmeria! May isang araw ka pa para mabuhay. Yung bad news, nakalimutan ko. Kahapon sasabihin ko sa'yo. Susubo tayo! Susubo! Atras! Atras! Umulan! Nakahalag natin tayo! Yes! Nakahalag! Ito, nakikita natin siya sa Masagot Round. Pero ngayon, kasama natin siya dito live sa ating studio. Amiga Diana Meneses! Please welcome our Tara Gamers na Carpintero sa Umaga at lover boy sa gabi ng Quezon City! Sino sa inyong apat may hawig kay Aga? Sino yung confident na magsa... Ha? Dito ko na mga tatagpuan na nawawala akong kapatid. Talaga kapatid ko si Gilbert. Nung pinanganak po yan, nabitawan na ng doktor yung agad. And this is Tara Game! Agad! Agad! Level up! Nagbabalik ang Lutong Daza with Jane Oynesa. Pero bago yan, gusto kong ipaalala sa inyong mga mommies para sulit ang budget natin sa bahay, doon tayo sa Always Panalo. Sa Pure Gold, mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nito nationwide at laging kumpleto. May Pure Gold mobile app rin para naman sa ayon lumabas. Pwede rin kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. O, diba? Pure Gold, perfect! And then, we will now do our croquetas con tuna. In tuna English. Croquetas. Oo. Tuna croquetas. Alam mo, dalawang klaseng croquetas eh. Yung authentic croquetas talaga, is ang gamit nila dyan, arena at saka butter. Arena, hindi and patatas. Hindi, arena at butter muna. Oh. So, yun ang tinatawag na roux, di ba? Tapos lalagyan nila ng milk yan. Magiging malapot, parang potatoes din yan. Yes. Tapos bahala ka na, i-chill mo, tapos bahala ka na kung anong halo. May chorizo, may giniling, may tuna, may sardinas. Oh, oh. Use your imagination, may... meron pang natag dito yung chicken pwede. Uh-oh. Pwede rin yung ano yung bakalaw. Bakalaw, masarap fish. Din. Actually pwede rin ng bakalaw. So salted fish pwedeng tinapa. Why not? Ang gagawin natin dito tuna. Now ang gagawin natin, ang variation natin dito is mashed potato. Maliban sa patatas, gagamit rin tayo ng salted butter, all purpose cream, 2 latang tuna, harina, itlog, mantika, Japanese breadcrumbs at marami pang cooking oil na pang deep fry. Okay, now, nagpakulo ako ng potatoes. Okay? Tinanggal ko yung balat, minash ko. Okay? Now, pansin niyo, hindi ako naglalagay ng asin. Why? Because ang gagamitin ko dito is salted butter. Salted butter. Okay, pakibuhos na yung salted butter dyan. Yeah. Here? Yes. All lahat. Naka-pre-sukat na yan eh. Ano mo feeling ko, Sandy? Yung croquetas, parang yan yung lumpia natin. Na kung ano-ano pwede natin ipasok sa lumpia, sa kanila naman, sa Spanish, yung croquetas. Di ba? Iba-ibang feeling. Correct? Agree ka?
Actually yan, malasa na yan eh. Pero pagka, let's say, tingin mo, parang matigas pa yung potatoes, like, pwede natin lagyan ng all-purpose cream. Kunti lang. All-purpose cream. Now, ang gawin natin. Natatakam na. I-mash mo siya. Dahan-dahan ito. Yan. Dagdag pa ang i-mash para ma-ano yung butter. Sige mo, ang tigas pa ng potatoes. Oh. Yes. Yan. Yan pa yung cream. Laluin pa natin. Basta ito, tiyaga. Tiyaga. May marami akong... Marami kang tiyaga. Gusto mo niyan eh, di ba? Gusto mo yung nagpe-prep. Oh, so ayan. Ako madali sabihin na kailangan matiyaga ka kasi siya naman gumagawa. Kaya ka nga namin in-invite para ikaw ang magpe-prep. So ano, Sandy, yung texture ng mashed potato dapat pino. Hindi siya yung ma-chunky. Oo. Dapat talagang mashed na mabuti. Pang kroketas kailangan mashed talaga. Mashed talaga. Ngayon ako, kung gumawa ako ng mashed potato for, let's say, roast pork, gusto ko chunky. Kasi ang message ko, tunay na patatas to. Hindi to yung instant. Hindi to yung instant. Yeah, correct. Diba? But ano, speaking of instant na mashed potato, can you use instant mashed potato para dito sa croquetas? Ang instant naman kasi, they're also made from potatoes. Kaya may konting ibang lasa niya. Dagdag, may mga extenders. Fresh. Yeah. Okay, subukan natin, ha? Tikman mo. Tikman mo, Jane. Pasado na ang mashed potato. Malasa na? Or dagdag pa ng ano? Masarap. Masarap. Okay na yun. Okay na yun. Okay, now. Tapos? At this point, lagyan natin yung ano, yung tuna in can. Tuna in brine or tuna in vegetable oil? It doesn't matter, basta i-drain. Ah, kailangan i-drain. Okay. And dapat yung ano lang, pwede yung spicy plain tuna. Alam mo, spicy tuna. Okay. Basta naka-drain yung ano niya. Yung oil. Naka-oil. Sige. Ihalo din natin. Yan. Laging ang sinasabi ni Sandy, tuwing nagme-mix ng mga sangkap, kailangan haluin hanggang maging isang uniform color yung mixture. Oh, ito okay. Na. Okay, now. Jane. Kailangan malinis kamay ninyo. Nagugas na kayo. Yes. Ang gagawin natin ganito, po-form kayo ng ball. Dip nyo muna yung kamay nyo dito sa tubig. Sige, ikaw muna. Siya lang. Siya lang. Sige na, ball. Hindi kayo maghuhugas. Dip nyo lang. Dip lang. Yeah. Pareho. Pati yung palm ninyo. Para, kasi, gagawa kayo ng ball ngayon. Ball or oblong. Sige. Okay, ako na. Gagawa ko ng sample para sa inyo, ha? Para makita ninyo. Ganyan, no? Okay. Bola-bola. Gano'ng kalaki? Mga ganyan, no? Tapos, arena. Okay. Arena. Egg wash. Kasi ginawa ko dito, arena lang. Ako, pangit. Ano mo ba? Hindi siya, ano, hindi siya crispy. Lagay tapos, para... breadcrumbs. Okay. Yeah. Okay, ito, nakagawa na tayo ng balls. Now, ang trick talaga rito, left hand pwedeng pa-dry, right hand pwedeng wet. Okay, para hindi mag-mix. Pag nailagay na natin ng breadcrumbs na ganyan, hindi sama ng forma. Strategy. Pwede mo naman yung forma uli. Okay, ano ko to ha? Ayusin ko ha? Yeah. Okay, let's do this. So, pagkatapos na ito, Sandy, pwede ko nang ilubog ito sa mantika? Yeah. Actually, ito, kung titignan mo, luto na yan eh. Mm-hmm. So, kailangan lang natin yung kulay, yung golden brown. At saka yung crunch. Yan. Ah. Make sure mainit na mainit yung mantika. Ihanda mo na yung pang-drain natin, Pat. Okay. Nandito. Yo, very nice. Yan. Then corn. Yan. Yo, yan. Galing naman ni Jane. Oh. Gutom na rin itong batang to. Yan. May technique na nga. Oh, pang mabilis. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. Here we go. Okay. Drop it. Ihulog mo na. Sige. Para hindi ka matalsikan. Yan. There! Oh, ito ang ganda, oh! Golden brown! Ang ganda yung tinuro pa natin, left and right, wet hand, dry hand. Hinalo rin niya. Hindi, ah! Ito ang dito, kasi ito ang tagal dito. Ayan! Oh. Galing! Tapos, after may nun... Mayinit rin ang ulo ni Jane, gutom na rin ito. Tapos yung kapila. Inilipan natin dito, yeah. Ito yung tagal ganyan. Yo, oh, golden brown! Oh. Ang ganda, Sandy, oh! Tingnan mo. Beautiful. Oh. Sandy, ano, meron bang sauce ito? Or as is lang? Wala. Wala. Wala.
Masarap yan eh, Olison. Ano eh, may mga kilala ko, syempre magagalit yung mga purist na ano Spanish. Ano, ketchup, linalagyan nila kasi, ano eh, patatas eh, di ba? Tapos, maniwala ka sa hindi. Ako, I don't put ketchup, but I know people sinisi na... Sinisi mo yung iba, ha? Ha? Hindi, kumakain sila. Hindi, alam mo, kanya-kanya yan eh. Parang kung yun ang trip mo, di ba? Kuya, ang ganda nito, mukha siyang ano. Okay na yan. Bakit ang galing? Oh, di ba? Ang ganda, ang ganda ni Jane. Ang galing ni Jane gumawa ng bola-bola. Nakaka-proud. Okay, ang gawin natin, i-plate na natin ito. I-plate na natin. Sige, tapusin na yan. Bilis, madali. Remember, bawat ingredient nito ay luto na. Kaya the moment na malagyan ng lutong yung labas ng mga bola-bola, ready nang hanguin at ihain ang inyong croquetas de tuna. Tada! Inunahan kita. Alam mo, para matikman ninyo, kasi bago nyo lagyan ng mga breading, no? Uh-huh. Pwede mo nung kainin diretso eh. Correct, kasi luto na yung patatas. Oo, diba? Pwede mo, di ba? Now, kung palagay mo okay na, di tuloy mo na. Kung kulang, di dagdagan mo na. Dagdagan mo na. But use your taste. Use your taste. Sabi nga kanina ni Jay, yung kinakain namin yan, sabi ni Jay, Tita Pat, parang masarap yan, lagyan ng keso. Oh, iba variation. Hamon, para ham and cheese. Actually, sa akin, personally, kailangan mas intense yung laman nung palaman eh. Oo, yung pulang. So, longganisa o chorizo, tapos cheese. Cheese. O kasi, tatatabunan ng patatas eh. Anong tingin ninyo? Pwede, oo. Anong cheese ang marirecommend mo? Yung mga ordinary lang, yung mga quick melt lang. Pwede lang. Iku-cube mo lang na maliliit, di ba? Oo, basta nagme-melt. Siyempre, yun ang importante. Lalagyan mo ng konting heat, huwag ganun yung cheese, di ba? Sige, tikman na natin yan. Pagbalik natin, kakain na tayo ng mga pre-prepare natin. Yung torta, de patatas, tapos yung patatas brava, gambas, at itong croquetas con tuna. Sa pagbabalik ng Lutong Daza. Dito, ang inyong sumpong siguradong may respondeng katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Isang batang may sakit na biliary atresia nagpasaklolo sa responde. Nakikita kayong anak ko na lumalaban. So sino po ako para sumuko? Kaya po ginagawa din namin lahat. Reklamo ng mga motorista kaugnay sa hindi pantay na kalsada na nagdudulot ng maraming aksidente, nirespondehan. At grupo sa lungsod ng Tagaytay na nagbibigay ng scholarship sa mga batang desidedong makapagtapos ng pag-aaral, re-responde na. Mapapanood nyo kami sa mga sumusunod na mga channels. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Net 25 brings you the biggest event of the year. Pwede na ba kayong makisaya sa amin? Mga kababayan, are you ready? Net 25 goes to Dubai with fun and games from Pia Guanyo Mago, Tony Petcaba, Ariel Roses, Wedge Kujama, and the Kada Squad. More laughter from Quezon City, Eric, Epi, Vando, and Jenny. With special performances from Dayana Menezes, Emma Tiglao, and Empoy Marquez. With the special participation of Tito, Vic, and Joey. What event you surely don't want to miss? Let's net together, kabayan, in Dubai! December 10, 2022, 9 PM on Net 25. Sa Net 25! Ate, kuya, pumantay ng baby ko. Please, ihihi lang ako. Hello! Kuya, pwede ba magpa-carwash ng auto ko? Magkano yung mga ganito, kuya? Alihan sila kasi natin. Yung po sakay sa tapat ng sa kamay, kuya. You have a bright future ahead of you. Bakit hindi ako nag-ano. Ito lang, no?
Gusto dito. Para ipakita yung talent ng anak ko tapos makakuha siya ng flow. Oh no! Biro only! Sa Net 25! Talo tayo pag together, walang talo pag together, let's dance together. Sa Net 25! Mula sa mga simpleng ingredients, kayang-kaya talaga gumawa ng kakaibang dishes. Tignan nyo na lang ang patatas na ginawang spicy at exciting. At ang itlog na in-elevate natin to tapas levels. Ito pa, gambas na less than 5 minutes lang lutuin. At delata na naging croquetas. Basta't may magagandang recipes na sinusundan, makaka-experience ng buong pamilya ng nakakakilig na international cuisine. Okay, nandito na tayo, Sandy, Jay. The best part is always getting together and eating. Umpisa natin dito sa... Yung una natin ginawa, patas bravas. O sige, serve kita. Longganisa with potato, di ba? At saka mga... Ano pang nilagay natin dito, Sandy? Okay. Cumin at cayenne ang nilagay natin. Ang mga Spanish mahilig sa ano, no? Yung ano nila, carbo nila talaga is patatas. Oo, oo. No? Sagana sila sa patatas. Kim. Jane, describe mo ang patatas bravas. Nalalasahan ko yung sinasabi niyo, mga spice na nilagay niyo. Oo, paprika. Flavorful. Pero yan. Ito, yung sauce kasi niya, yun yung may putok ng anghang eh. Sarap. Dito, Sandy, yung patatas bravas, ano na siya eh, no? Hindi mo na kailangan ng kanin. Talagang yung carbo mo, yung patatas na. Di ba? Okay. Next. Wow, sarap ito ah. Next, ito naman. Yung... pangalawang ginawa natin itong torta na patatas. There you go. Thank you. Sinasabi nga nila, ito yung comfort food ng mga Spanish. At saka ito will stand on its own. Mm-mm. And you can eat it hot or cold. Mm-hmm. Diba? Maski na nasa refrigerator, sa gabi, meron ka nito. Meron akong pandesal, oh. Pandesal. Ayan, Jane, gusto mo ng pandesal? Ang ganda kasi, yes. Oh, ang slice ng patatas. Pato. Mamaya ito, iniipon ko to para sa gambas, eh. Ah, gano'n? Ako, gagawin ko naman sandwich ito. Sarap! Sarap! Simpleng-simple, no? Simple-simple. If you want, you can also use the sauce for the patata bravas. Diba, dito, kung gusto mo na medyo may anghang. Very good! Very good! Palamang ko ito sa sandwich. Oh. Sa sandwich? Talagang carbo overload ka, Sandy. Di ba, okay lang, di ba? Nagpapataba nga ako. Natawa ka. Yaba, ano? Ang sarap sabihin niya, parang hindi na na yung phrase eh. Nagpapataba nga ako eh. Parang nakang inggit. Oh, ito, yung gambas. Try natin. So, ito naman. Olive oil ang buhay nito eh. Yeah. With the garlic. And the jalapeno. At akin na yung plate mo. Siling haba. Ito, buti dinagyan ako ni Sandy na maraming olive oil. So, i-dip ko dyan ang aking pandesal sa olive oil. Ano? Ang sarap. I really love gambas. Love ko ang gambas. Lalo na pag sariwa ang sariwa yung hipon, nalalasahan mo eh. Yung inabsorb nung olive oil, yung bawang at saka yung jalapeno. Di ba? Tapos yung juice ng gambas. Kaya nga, favorite ko talaga. Di ba? Walang masak. Ang sarap. Ang sarap. Wow. You know, everything is sauce. So easy to make, di ba? The gambas, I was amazed na less than 5 minutes. Halfway, yes. Pinatay na ni Sandy yung apoy. Tapos nagluto siya mag-isa, hindi na overcook. So tama lang yung pagka-firm ng shrimp. Di ba? Galing ko, no? Galing. Unbelievable. ito yung croquetas de tuna, con tuna. Okay? So ito, sabi nga ni Sandy, maraming variations. Pwede mong lagyan ng giniling, pwede mong lagyan ng chicken, bacalao, ham and cheese. Diba? Depende sa iyo kung anong gusto mong ano, sauce, ilagay. Sauce, kung ano, lagay sauce. Mo. Oh, naglagay na ako ng sauce dito sa patata. Ano? Saan? Pati sa croquetas. Pati sa croquetas. Okay. Very good. Very good. Okay, try ko ngayon yung croquetas. Oo. Oh, so ikaw, Jane, dito sa apat na linuto natin, ano yung favorite mo at sa tingin mo, madali mong gawin?
at lutuin sa bahay? I think yung gambas, pwede siyang ulit-ulit-ulit-ulitin. Hindi na nakakasawa. And also this one, I wanna try making this at home then. Very good. Yung iba, ito kasi, ito hindi ko naabutan pero narinig ko kanina. Madami lang kasing ingredient. Pero kung meron ka namang like, may katulong ka na ano. Nagpe-prep para sa'yo. Or gawin yung pang-bonding na ikaw yung paggagawa nito, ikaw yung dito. Parang ginawa ko sa inyo kanina, di ba kayo nagro-roll? Oo nga. Sobrang bonded nga na. Ang sarap ng gambas. Binabalikan ko yung gambas talaga. Sarap. With the pandesal or any hard bread. Pero sabi ko nga sa'yo, di ba Sandy, sa amin ang gambas ulam. With kanin. Yung sauce sa kanin, no? Yung sauce sa kanin. Yung croquetas, compared sa roux-based, kasi potato-based ito, you know? If I remember correctly, yung roux-based kasi mas malambot yun eh. Pero ito mas firm ito ng konti. But, you know, in the end, ang star talaga yung palaman eh. So, kailangan i-season mo rin yung roux-based, i-season mo rin yung mashed potato-based, di ba? So, mahala ka, gamitin mo imagination mo. Bago mo ibalot, like I said, bago mo ibalot sa harina, egwas, at saka breadcrumbs, tikman mo muna. Kung tingin mo tama na, then tuloy mo. Kung bitin, dadagdagan mo yung palaman, di ba? Mukhang enjoy na, hindi na ako napansin, ha? Itong patatas, ano, torta de patatas, Sandy, aside from potato, pwede mo rin dagdagan ng konting, kunyari, ham slices, di ba? Yeah. Or pwede mo lagyan ng mga... Bakalaw. Bakalaw, di ba? Or tuna. Tuna. Di ba, like you said, oo. Nilagyan ko ng, dati nilagyan ko ng corned beef, eh. Corned beef, tama. Oh, kasi parang ito yung, syempre, ito yung omelette style nila, eh, di ba? So, this one nga, it's very, ano, very easy to prepare. Tapos, you just use your imagination, like you said, kung anong gusto mong idagdag na kanin. Okay, Jane. Ito na marunong ka na magluto. Although talagang alam natin na nagluluto ka. Ano pa ang pwede namin asahan na malalaman? Or kung kami ay mag-aabang sa iyo, ano ang next project mo? Baka next project mo, bride ka na. Tamang-tama ba yun sa tuwi? Ano ba ang ano mo, next project mo? Dalawang movies. The other one is with Tony Labrusca. It's Your Mind, ang title niya. And yung isa is with RK, The Swing naman. The Swing. Yes. Wow. So, busy-busy ka ngayon. Blessed with all this. Talaga, work is always a blessing. Basta lang, importante, work-life balance. Yes. Diba? And you know when to eat. Dapat kakain ka. Also, dapat sa tamang oras. Hindi ka nalilipasan. Diba? Correct, Sandy? Oh. Yes, kasi syempre, ano, hindi natin dapat dinideprive ang sarili natin sa good food. Kaya yun ang parang reward mo eh, sa hard work, diba? Oo, hard work, oo. Sa mga foodie, yun ang reward din. Yeah, oo. Talaga, you look forward talaga kung ang eating. Spanish night. The best. And I hope yung mga nakikinig at nanonood sa atin, nag-enjoy rin kayo na kasama si Jane Onesa habang ginawa po namin itong mga Spanish dishes. Next week, abangan nyo ulit kami dito sa Lutong Daza! Take care. Thank you very much, Jane. Thank you. Enjoy ako kay Jane. Lumaki na talaga si Jane.